Okay, so value-added tax tayo, no? Exempt transactions, Section 109D of the tax code. So ano ba yung sinasabi, no, ng Section 109D ng ating tax code? VAT exempt daw ang mga transaction na ito, no, under ng Section 109D ng ating tax code. So, importation of professional instruments and implements, tools of trade, occupation, or employment, wearing apparel, domestic animals, and personal and household effects belonging to, ayan, okay, belonging to persons coming to settle in the Philippines. Ayan. So medyo kamukha siya class, no, ng Section 109C kasi pareho silang kumbaga, no, pertaining sa importation, no, ng mga personal and household effects and other kagamitan kumbaga, no, but exempt daw ang pag-iimport ng mga professional instruments and implements, tools of trade, occupation, employment, wearing apparel, no, and even domestic animals, no, but exempt din daw, and personal and household effects belonging to persons coming to settle in the Philippines. Ayan. So, kumbaga, itong Section 109D, since ang ginamit niya na term, kumbaga, no, is persons, no, person yung ginamit niyang term, so, ibig sabihin, hindi lang ito limited, kumbaga, no, dun sa mga Filipino, no? Okay? Kasi dun sa Section 109C, Filipino, no, yung binabanggit doon. So ito, hindi lang siya limited sa mga Filipino. Okay? So pertaining ito sa citizen and sa mga aliens. Okay? Ayan. So kumbaga, halimbawa, alien or foreigner coming to settle in the Philippines. Kumbaga, foreigner na dito na magsesettle sa Pilipinas, no? Kumbaga, dito na sila maninirahan. So, yung kanyang mga professional instruments and implements and other personal and household effects and even yung domestic animals, kumbaga, VAT exempt. Okay? VAT exempt. So, itong Section 109D is hindi lang siya limited sa citizen. Sa cloud din itong section ng tax code, yung mga importation, kumbaga, na mga binanggit dito na pertaining sa alien. Okay? Okay, no? Siguro lagyan natin ng example to, no? Lagyan natin ng example tong sinasabi ng Section 109D na kumbaga mga importation daw ng pertaining sa persons or belonging to persons coming to settle in the Philippines na hindi lang limited kumbaga sa citizen, no? Pati yung alien sa klaw, no, ng provision ng tax code na to. Ayan. Okay, so I think ito yung pwede natin gawing example, no, dito sa Section 109D. So gamitin natin si Ryan Bang. Ayan. So si Ryan Bang is a South Korean host, singer, comedian, actor. Television personality and a vlogger in the Philippines. Ayan. So for taxation purposes, siya ay alien, no? Alien. Okay? Resident alien. Kasi si Ryan Bang is a South Korean na dito nakatira sa Pilipinas, no? So resident alien, no? Hindi siya Filipino pero dito siya nakatira sa Pilipinas. Ayan. So probably nung si Ryan Bang ay dumating dito sa Pilipinas, no, for kumbaga para dito na magsettle, no. Okay? So since siya ay host, kumbaga, no, baka mayroon siyang mga dalang mga gamit, no, like mga wearing apparel. Okay, kasi siya ay host, singer, no. So singer nakalagay dito, so probably meron din siyang dalang mga
professional instruments, no, na kagaya ng halimbawa baka microphone o kaya mga gitara or keyboard, no, kung tumutugtog siya ng mga professional instrument na yon, no. Okay, siya ay actor, so probably marami siyang wearing apparel, no, noong panahon na dumating siya dito sa Pilipinas, no. Television personality and a vlogger, no. Siguro kung yung mga panahon niya ay engaged na siya in vlogging, so probably may dala rin siyang mga professional instruments and implements, no, like yung mga camera and mga laptop na ginagamit niya for editing his videos. So probably since si Ryan Bang, no, may dala siyang mga personal and household effects and mga professional instruments and implements, at ang purpose ng pagpunta niya sa Pilipinas is to settle dito sa atin, no. So probably yung mga dala niyang gamit is naging VAT exempt. Okay? No, so ito, no, ito yung pwede nating gawing example dito, no. Okay? Okay, so VAT exempt transaction section 109D. Ayan, so tapos na tayo dito, no, sa persons coming to settle in the Philippines. Or, no, or Filipinos or their families and descendants who are now residents or citizens of another country. Okay? So, kumbaga, no, ito naman, para sa mga Pilipino na, kumbaga, residente na sila, no? Or citizen na sila ng ibang bansa. Okay? So, kumbaga, yung mga Pilipino, sinasabi dito, no, doon na sila nakatira. Citizen na sila or citizen na sila ng ibang bansa. Tapos, pumunta sila dito sa Pilipinas, no, to settle na dito sa atin, no. Such parties hereinafter referred to as overseas Filipinos. Okay? Ayan. So, ito yung sinasabi ng Section 109B ng ating tax code. So VAT exempt daw ang mga importation ng professional instruments, ayan, no, wearing apparel, domestic animals, personal and household effects belonging to, so persons coming to settle in the Philippines or yung mga Filipinos or their families and descendants who are now residents, okay, and or citizens of other countries. Ayan. Pero plus, no, syempre, dapat yung quantity and of the class, kumbaga, ng kanilang mga gamit na dinala dito sa Pilipinas, no, suitable to the profession, rank, or position of the persons importing said items for their own use. So, dapat yung quantity is, kumbaga, suitable lang, no, sa kung ano yung kanilang profession, rank or position, okay, and dapat ito ay for their own use at hindi for barter or sale. Okay, so kumbaga dapat yung mga gamit na tinutukoy dito sa section 109D is kumbaga hindi ganun kadami, no, hindi ganun kadami, kumbaga yung sapat lang yung kanyang quantity na suitable dun sa posisyon ng tao or ng persons na magsasettle dito sa Philippines. Okay? And dapat ito ay not for barter or sale. Accompanying such persons or arriving within a reasonable time. Yeah. So, dun lang siya magiging VAT exempt. No? Kumbaga, consider yung quantity ng mga kagamitan, kumbaga, na dinala ng mga persons coming to settle in the Philippines. Okay? Provided that the Bureau of Customs may, upon the production of a satisfactory evidence that such persons are actually coming to settle in the Philippines,
and the goods are brought from their former place of abode, exempt such goods from payment of duties and taxes. So kumbaga, maaaring i-exempt ng Bureau of Customs or BOC sa pagbabayad ng duties and taxes, no, pertaining sa mga kagamitan na binabanggit sa Section 109D, no, pertaining sa Section 109D ng tax code, provided kumbaga na magpapakita ka, no, ng satisfactory evidence. Okay? Yeah, to. Satisfactory evidence na yung mga goods na yon are brought from their former place of abode. Okay? So kumbaga, kung gusto mong i-exempt, no? Kung gusto mong i-exempt, kumbaga, yung mga goods na binabanggit dito sa VAT exempt transactions, Section 109D ng tax code, gusto mo siyang i-exempt sa pagpabayad ng duties and taxes, you provide evidence, no? You provide evidence dun sa Bureau of Customs. Okay? Pakitaan mo sila ng katibayan or ebidensya na yung mga goods na yon are brought, no, from their former place of abode. Provided further that the vehicles, ayan, no, vessels, aircrafts, machineries, and other similar goods for use in manufacture shall not fall, okay, within this classification and shall therefore be subject to duties, taxes, and other charges. So, hindi kasama, no, sa tax code na to or sa provision ng tax code na to, no, yung mga vehicles, vessels, aircrafts, and machineries, no, kumbaga, and other similar goods, no, for use in manufacture. Okay? So, ayan. So, tapos na ang ating Section 109D ng tax code. Next natin, syempre, no, yung VAT exempt transactions under Section 109E. Okay, Section 109E ng ating tax code.